Magandang araw sa inyong lahat. Last Sunday, we heard the parable of the dishonest steward. And towards the end of this parable, Jesus told us that the children of this world are more prudent in dealing with their own generation than now the children of light. I believe Jesus told this with a certain tone of disappointment. Kasi bakit nga ba ang tao? Napakagaling gumawa ng paraan. Yun nga lamang sa kalokohan. Kaya nga tayo may expression, gang kamagaling sa kalokohan. Kaya palagay ko, isa sa mga challenges ng ating Panginoon dahil sa Ebanghelyong ito ay for us to be good in doing good. For us to be good in doing good, which basically for me involves two things. Una, na tayo maging maparaan, madiskarte rin sa paggawa ng mabuti. Ayan, magkapasko na naman, sigurado ko. Maraming pupunta sa bahay ampunan, sa bilangguan, sa mga lugar ng mga mahihirap para mag-outreach program, mag-feeding program, etc. Maganda po ang lahat ng iyan. Kaya lang minsan napag-isip po ako. Kasi, ang sabi sa akin ng Madrid doon sa bahay ampunan, Father, pagdasal mo na sana may magbigay ng pagkain, may mag-donate, kasi po nagkikipit na po kami pagpakain kina Lola. Pero Father, ngayong magpapasko, sigurado ko, mabubuntat na naman kami, babahanan naman ng pagkain. Naisip ko lang, hindi ba natin po pwedeng spread ang pag-donate ng iba't ibang mga buwan? And in general, po pwede ba tayo mas maging mabuti, mas maging mabait? Hindi lamang tuwing magpapasko, kundi araw-araw. At hindi ba, hindi naman din natin kinakailangan pumunta lagi sa bahay ampunan o kaya sa mga bilangguan. Kinakailangan lamang natin ibukas ang ating mga tainga at ang ating mga mata. We just have to be sensitive sapagkat maraming tao nangangailangan ng tulong dyan sa pamayanan, sa paaralan, sa ating pinagtatrabahuhan. Kahit saan, sigurado ko, kailangan lang nating maging sensitibo and to be creative in finding ways in order to help. Kulang na kulang tayo sa paraan eh. Or should I say, kulang tayo sa kagustuhan. Kaya nga sabi nila, sa gusto maraming paraan, sa ayaw maraming dahilan. Tingnan po ninyo ang ating Panginoon. Gusto niya tayo ligtas, marami siyang ginawa ng paraan. Marami. Ipinipira niya ang mahal na ina, etc. Nagtatag siya ng simbahan sapagkat alam niya na matatagalan pa bago siya muling magbalik dito sa mundo. At hanggang ngayon may misa tayo. Ano ba ang misa? Nagkatamang tao na ang paitang Panginoon. Ngayon nagkakatamang pinapay pa. Para-paraan lang para sa ating kaligtasan. Sana siya ay ating tularan. Ano pa sabi ng Panginoon sa John 5 verse 17? The Father is always at work and so am I. Ang Panginoon ay patuloy sa paggawas, patuloy sa pagdiskarte, sa paggawa ng mabuti para sa ating kabubuti. Sana, maging ganito tayo. Pangalawa, to be good in doing good also entails giving our best in whatever good we are doing. Kasi meron tayong palasak na kasabihan, kuminsan ay tulong na yan, okay na yan, assistance na yan, okay na yan, mapag-uubra na yan. So kahit ano lang, minsan mayroong isang parokya, natatandaan ko, nabalitaan ko hindi tumatanggap ito ng donation. Kapag may minimisahang patay sa simbahan, very good yan, very good. Kaya lang, medyo nabitin ako nang malaman ko si Father hindi nag-humili kahit konti lang. Hindi ko alam kung bakit. Sayang pa naman kasi maraming nagsisimba sa patay na hindi nagsisimba talaga. Sayang yung opportunity yon para makapag-preach sa kanila. Eh siguro naisip ni Father, hindi ko na nga kayo hinihingan ng donation. Pagsisermon ninyo pa ako, siniswerte kayo. Hindi ba? Natatandaan po ninyo, yung talinghaga tungkol sa mabuting Samaritano, bakit ba siya mabuti? Siyempre, tinulungan niya yung naging biktima ng mga pandido. Pero mabuti siya kasi yung ginawa niyang mabuti, mas lalo niya kang pinagbuti. Aba, dinala pa ng hotel yung biktima. Inalagaan doon. At sabi doon sa may-ari ng hotel, alagaan mo siya. At kapag may kulang pa ako, pagbalik ko papayaran kita. Basta alagaan mo siya. Diba? Yun ang paggawa ng mabuti. Hindi tipid, kundi sulit. Hindi kulang, kundi at least sakto o sobra. Hindi lang mabuti, kundi lalo pang pinagbuti. Gagawa na lamang din tayo ng kabutihan, but ayaw pa nating pagbutihin. Magwawalis ka na lamang, edi walisin mo na ang lahat. Mag-uurong ka na lamang, ayusin mo na pati pinag-urungan. Nag-aaral ka ng mabuti, very good, matalino ka. Pero maging maayos ka rin sa pakikitungo sa iyong mga magulang. Hindi yung matalino ka lang, pero barumbado ka. Ay, good provider ka para sa iyong mga anak. Okay yan, pero sana faithful ka rin sa iyong asawa. Pinatawad mo na siya, baka naman po pwedeng kipuin mo na. Isakan mo na. Nagsisimba tayo tuwing linggo, baka naman po pwedeng mas maging mabuti rin tayong tao.
isulat na natin ang ating ginagawang kabutihan. Kasi ang Diyos, hindi naman tayo tinitipid. Diba? Kailan ba nagkulang ang Diyos sa atin? Sige nga, wala. Kailan man hindi. And to try to think about it, kapag gumagawa tayo ng mabuti, ang Diyos ang ating pinaglilikuran. Kaya nga sinasabi ni San Pablo sa Colossians 3, verse 23, whatever you do, do it heartily, for you are doing it for the Lord. Eh kung minsan kasi iniisip natin, malaki man o maliit, ang paggawa ng mabuti, pare-pareho lang. I don't think so. Eh, kapag igobe, halimbawa lang po, tumaya sa wedding, 1,000, tapos 100, parehong nanalo, pareho ng premyo. No, mas malaki yung premyo na 1,000. So, ganun din sa paggawa ng mabuti. Pero hindi natin pinag-uusapan dito yung amount ng ibibigay mong mabuti o gagawin mong mabuti. No! Kundi yung amount ng sakripisyo at ng love na kaakibat ng ibibigay o gagawin mong mabuti. So, marami man o konti, malaki man o maliit, ang importante sa mabuti, lalong pinagbuti. Sana po, makuha natin ang mensahe. Be good in doing good. Maging madiskarte sa paggawa ng mabuti. Let's give our best sa paggawa ng mabuti. I-share po natin ang video nito at i-subscribe po natin, i-click po natin ang icon na ito at makakapanood tayo ng maraming mga makabuluhang videos. I love you, Trinil Sanacrown. Love you.